Narito ang programang totoong-totoo, Tambaya sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambaya, Tambaya sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambaya sa TWIZ. Magandang tanghali. Welcome to Tambaya. Naku po si Quixi Cruz Angeles. Wala pa po akong kasama. If ever, bati muna tayo. No? Happy birthday kay Governor Obet Pagdanganan at Chairman ng MMDA, Attorney Ben Har Abalos, former Mayor ng Mandaluyong. Maligayang kaarawan sa inyong dalawa. Dito po yung IC text line 0999-376-6768. Ulitin po natin 0999-376-6768. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Don't forget to like, share, and follow. And subscribe. Nasa Luminous din po kami. Doon sa mga nakikinig sa atin sa radyo, may Facebook page po tayo. Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Search nyo lang po yung Luminous. Lilitaw na po yun. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to like and follow doon sa aming Facebook page. Dahil sa dami ng mga kahiwagahan po sa social media ngayon, well, it won't be a surprise kung naka-follow man kayo, baka na-unfollow kayo. So don't forget to check if you're still following. At saka ilagay niyo na po kami sa favorites ninyo. Magandang tanghali sa inyong lahat. Today is the 19th of July, Monday. And ano ba ang mga nangyayari? Kakabalita lang, binalita na ba sa atin na pinaalis ng Coast Guard ang isang Chinese warship about 147 nautical miles from El Nido. So it falls squarely within our exclusive economic zone. May videos po ng iba-ibang news channels natin, nakikita na po sa social media. So madalang naman, marahan naman na in-approach ng ating Coast Guard yung warship at ngunit mariing pinagsabihan at immediately naman po umalis, in-escort out din or sinundan ng Coast Guard until they were safely outside of our EEZ. So maraming ano, nung ni-report namin kanina sa social media, aba, pinagdudahan pati ako, sabi, totoo ba yan? Parang ano, kaya ba daw ng Coast Guard natin magpalis ng Chinese warship? Grabe naman kayong mangmaliit sa ating Coast Guard. But to be fair, diba, within minutes naman, umisponde kaagad yung Chinese warship at umalis dun sa ating exclusive economic zone. Bakit mahalaga ito? Well, nababasag po kasi yung naratiba ng kabila na duwag daw tayo pagdating sa mga incheck. Pero please take note dito, it is a Chinese warship. Ibig sabihin yung acts ng barko na yon are acts of the state that it represents. So Chinese warship represents China. Kung merong aggressive act dito, it is considered an act of that state. Ang mga private boats such as fishing boats pwede pang mag-deny na state action yon by the nation whose flag is carried by those fishing boats. So, may malaking difference po yung dalawang pangyayari, fishing boats versus warships. Warships, state action yan. Ngayon, may mga nakita pa ako, mga komento, sabi, bantayan nyo yan, Coast Guard, mamaya sa susunod, ang kinin na nila yung Palawan. I think we should also learn na yung mga ganun po, Palawan po is territory, Philippine territory, kasama sa mapa yan natin yan, at kinikilala yan sa buong mundo as part of Philippine territory, very clearly delineated ang ating territorial lines, including our territorial seas. So, malabo po mangyari yun. Bakit? A Chinese warship that will approach the territorial jurisdiction of a foreign and sovereign state might be considered what we call an act of aggression. Ano yung act of aggression? Yera po yan. So, wag naman po magdahan-dahan naman po tayo sa mga komento natin. Hindi naman po komo ba't mayroong warship ng ibang bansa na nasa lugar natin, ay automatic kailangan na natin itago yung mga jewelry natin, di ba? Hindi po ganun yon. Kaya nga ang approach ng ating Coast Guard is cautiously
politely but firmly ask the Chinese warship to leave. Yan po talaga ang approach. Hindi rin tayo nagre-respond immediately with aggression kung wala naman pong pinapakitang aggression yung kabilang partido. Kapag po tayo ang nauna, di tayo po ang mananagot. And an act of aggression is considered an act of war. So, hindi po tayo basta-basta pwedeng maging agresibo, lalong-lalo na, to a vessel that represents a foreign and sovereign state. Maaari rin po kasing nagkamali. They drifted into our waters, into our EEZ. Pagka ganon, merong tinatawag na ano, kailangan warningan muna sila. They have to be warned, otherwise wala tayong ano. Wala tayong, how do you call this? Wala tayong karapatan to act with aggression. So, again, ulitin ko, hindi tayo kahit nandun pa lang pa sila sa waters natin when there is no act of aggression on their part, hindi rin tayo pwede mag-respond with aggression. Kailangan cautious and firm the way that our Coast Guard had approached it. Maraming salamat to our Philippine Coast Guard. Mabuhay po kayo for your excellent handling of this situation. I'll just recall, bago may mag-attempt mag-take over ng naratiba na ito, the last time there were military vessels that strayed into our exclusive economic zone, we lost some of our islands. Okay? Kasi hindi kinaya yung ano. Of course, there were, at the time, it was civilian vessels or ngayon sinasabi nila militia, pero at the time wala namang markings of any that the vessels that were in our EEZ were warships. The warships came later, the military vessels came later, or allegedly came later. Wala pa tayong pruweba ng mga yon, mga sabi-sabi pa lang so far. Dun sa when the standoff occurred, tayo po ang nagpadala ng military vessel at civilian po yung nandun sa kabilang panig. And after that, we lost our islands. So, papaalala ko lang po, an inappropriate response will also trigger another response from a foreign and sovereign state. So, nag-iingat tayo. And that is the difference between international law and the rules of engagement with international law as compared yun sa rules of engagement natin dito locally under what we call our municipal law or local Philippine laws. Okay? Kapag sa international, well, in waters where it's possible that somebody could stray, we always act with caution because we are dealing with another state. Okay? Babati lang po ako sa lahat ng mga tambay. Magandang tanghali po sa inyong lahat, yung mga early birds natin. Ma'am Maria Lepiten Folterer, Lisa Subteniente, Ma'am Annette Alegre D, Zeppi Zabala, Al Vibal, Bahi Rafanan, Arcel Inakab, Jean Cabiles Tupas, Ruben Abdul Rashid Domikil, Bert Gadi, Juana Gutierrezon, Lolo Volig, Pit Maningat, Edzek, and June Madrigal Alemania Jr. Magandang tanghali din sa inyong lahat and thank you for joining us. Dun sa ating YouTube channel naman, magandang tanghali kina Ma'am Bell, si G. B., Roniel Bello, Checks and Lines, Rayuta Kobayashi, Ipis Dagat, Jennifer Ichikawa, Ma'am Sambuanga Ramosa Files, Diogracias Paraiso, Chev, JNF Store, Quadro Alas, John Atlas Tumlos, Rosalie Ogusu, and Mervs 1228. Ay, Apple Force. Then, Antonio Manrique Bernal, magandang tanghali sa inyong lahat. I'm still on the issue of our freedom of speech, ha? Kasi, some people don't know what to make of yung pagdidemanda ni Senator Kiko Pangilinan sa dalawang vloggers ng YouTube. In-include niya po ang Google bilang isang respondent kasi Google po ang may-ari na ngayon ng YouTube na acquire na po nila. Supposedly itong mga vloggers na to claimed that Senator Pangilinan ay nananakit sa kanyang asawa na si Sharon Cuneta. So, allegedly daw dahil
sa acts of infidelity di umano ni Madam. Of course, dahil walang katotohanan or sinasabi ni Senator Pangilinan, walang katotohanan ang lahat ng sinasabing ito kung kaya't nag-file po siya ng libel case. So, ang libel po, sinasama po natin ang editors at saka publishers bilang mga respondent sa mga kaso na ganito. What is our opinion of Senator Pangilinan filing a case? Tingin ko tama naman po ang ginagawa niya. Kung sa tingin nyo agrabyado kayo, maaari nyong idulog ito sa hukuman natin. Lalong-lalo na sa tingin ninyo, nilapastangan ang inyong karapatan na libel kayo, na besmirch yung reputation ninyo, then it is essential na i-file yung kaso para mapanagot yung mga taong gumagawa nito. Kailangan mag-iingat din tayo kung ano ang ating mga sinasabi. They should not be deliberate falsehoods. Magiging deliberate falsehood yan if base dun sa even a cursory search will indicate na hindi totoo yung ating sinasabi. Kaya nga minsan nagkakaroon ng bala yung ating kalaban na tinatawag tayo na false. So, para sa akin, tayo na magpulis sa sarili natin. Mag-ingat tayo sa sinasabi, make sure hindi tayo nagko-commit ng libel, which is a malicious imputation of a crime, vice, or defect. Malicious yon kung hindi totoo, alam ninyong hindi totoo, ang sinasabi ninyo, ngunit yung kapaniraan ay sinabi nyo pa rin or pinost nyo pa rin. So, nagiging malicious din kahit totoo yung sinasabi kung wala pong dahilan para ilabas ninyo yon. Halimbawa, private person, hindi naman government official, hindi celebrity yung tao, nilabas ninyo na let's say si Mr. merong kalaguyo, merong kabit, merong ganyan. If there is no public interest involved, mag-iingat po tayo, hindi po nilalabas yung ganyan without risking a case of libel against yourselves. Okay? Eto, hindi po free speech ang libel. Okay? Hindi po free speech ang inciting to terrorism, inciting to rebellion, inciting to sedition, inciting to war. Yung mga yan po, or yung mga bomb jokes are also not press freedom. It's not free speech. So, ang sinasabi natin is merong limitasyon nga ang free speech kahit sa ating saligang batas. Kinikilala yung mga criminal acts that pertain to speech. Isa sa pinakamalaking kinokontest ng kabilang parlor ay yung mga provisions sa ating anti-terrorism law. Inciting to terrorism, conspiracy or to proposal to commit terrorism, conspiracy to commit terrorism, and so on, that might have implications on free speech. Kumpara sa atin, inciting to sedition, inciting to rebellion, ay kinikilala na nating mga krimen, ano pa kaya yung inciting to terrorism, mas malala yun, di ba? Dahil ang isang bomba ng isang terorista, to whom it may concern po yun, kahit sinong tamaan nun, wala silang pakialam, basta magawa nila yung kanilang pinupuntirya. Alam ko na talagang pinahahalagahan natin ang ating free speech, lalong-lalo na sa mga panahong ito. Kasi for the first time, lalong-lalo na meron tayong platform sa social media o mga platform sa social media, hindi na tayo tatanggap o hindi na natin gugustong bumalik doon sa mga kapanahunan na ang free speech actually literally just belongs to the press. Kasi tignan ninyo, sino lang ang nakakapagpahayag? Yung mga kolumnista, mga writers, kung maswerte ka, nakakasulat ka ng letters to the editor at mapapublish ito. Pero kontrolado po ng mga interes, ng mga may-ari, ng mga media na yan, ang kung sino ang makakapagpahayag sa kanilang publication. Ngayon, nabigyan tayo ng sarili natin. Meron na tayong tinatawag na self-published articles. Magsulat ako ng status message sa Facebook, I already publish my own opinion. I don't have to go to an editor. Hindi ko kailangan magmakaawa
di ko kailangan mag-apply dun sa dyaryo, sa magazine, sa news media. Hindi ko kailangan mag-apply sa TV stations para maging news reader o makapagpahayag o makapagsulat para i-publish nila para sa akin. Masyado ng plus, in the past few years na-discover natin na may power yung sinasabi natin. Yung sinasabi natin na hindi fini-filter ng mga news organizations or ng mga malalaking pahayagan who might be protecting or, sige, wag na natin sa gamitin yung might. Marahil ay nagpo-protekta ng mga interest na hindi naman kapareho ng sa atin bilang mga mamamayan, di ba? So, ang ibig sabihin natin dito is that we have to protect this freedom, and we protect it by making sure hindi tayo tatawid doon sa mga areas na labag na sa batas. Sabi ni Ka Egay, the Philippine Coast Guard showed their muscle into the Chinese naval warship. Mabuhay. Sabi ni Ma'am Lovely May Sasa, kung ayaw mo ng intriga, maging private na tao, huwag ka pumasok sa politika. Well, to certain extent, tama po yon. Talagang pag-uusapan ka kung ikaw ay, kahit nga nasa social media ka lang eh, kung public yung posts mo at nagwe-welcome ka ng mga followers, then in that sense, you might be considered a public figure. Pag public figures po, mababa po, mataas ang evidentiary requirement na i-consider ang something said against you na malicious. Kasi nga, kung naghahabol ka ng fame, kung gusto mo mag-artista, gusto mo mag-politika, tama yun. You will have to expect that there will be criticism leveled against you. And sometimes, yung criticism na yun, parang hindi fair. Pero, considered bahagi yon ng pag-exercise ng free speech. Magiging malisyoso na lang kung alam na mali, sobra yung pagkapanira at tinuloy pa rin yung pagsusulat or pagpapahayag ng libelous statement na yon. Ayun. Sabi ni Ipis Dagat, please comment on Louis Beltran's comment that Cory hid under the bed libel case. Was the statement really libelous or was Cory just a snowflake? Sabi ng Korte Suprema, hindi po siya libelous. Para lang siyang irony or sarcasm. Louis Beltran, si Sir Louis, Dean Beltran was only trying to underscore the possibility or the fact that President Cory might have been scared by the bombs. Kasi inulan, to be fair, diba, that was a very serious challenge to her presidency, the 1989 coup. So, imposible rin namang hindi siya kahit paano natakot or nanganib sa nag-isip tungkol dun sa pagkapanganib, hindi lang ng buhay niya, ng pamilya niya na nakatira sa kanya. At the time, nandun si na Chris, and I'm not sure if her sisters were with her. Pero, nag-buzzing or nag-flyby yung mga rebel aircraft sa Malacanang. So, sinabi ni Dean Louis that natakot daw si President Cory at nagtago sa ilalim ng bed. Ito yung tanong. Is it a malicious imputation of a crime, vice, or defect? Depekto ba yung matakot ka dahil nanganganib ang buhay mo? Ano, krimen ba yung magtago ka sa ilalim ng bed? Bisyo ba yon yung magiging panakot? So, in that sense, hindi siya talaga pumasok sa libel. Ang sinasabi, kulang yung malis. Hindi naman intensyon ni Dean Beltran na sirain yung reputasyon ni Presidente Cory at the time. So, it's not considered libel. Yan nga yung sinasabi natin na kapag public figure, yung isang tao, mataas ang evidentiary requirement para mapatunayan na it is malis. Doon magkakatalo-talo kung malis yung statement. So, kunwari, you are a public official. Tapos, may nagbanggit na, oy, baka may girlfriend ito, parati itong nakikita in this place. Kung may basihan yung pagsasabi, public official ito, tapos the person you are seeing might be receiving public funds, then that would not be considered my libel kasi meron tinatawag na public interest involved dun sa activities ng ating mga politicians. So, in the Kiko Pangilinan case, the libel wasn't simply against him, it was against him and his wife.
So, ano yung public interest involved dyan? Parang hindi natin nakikita. It did not involve his duties or responsibilities or even his acts as a senator. At least on the face of it. Titignan natin kung ano yung ilalabas na ebidensya para sa depensa dito. On its face, we think that Senator Kiko might have a case. And ako, I will not take it against him if he takes it to court. Kasi tama naman yun, you take it to court. I think it would be underhanded kung dinala niya yan, pina-imbestiga niya yan sa Senado, tinawag yung mga vloggers sa Senado, at dun niya balahurain. That one would be very unfair. Okay. Diba? So, hold on. Okay. So, pa-check na lang uli yung mga komento ninyo. Tinatanong ni Marie J. Lorenzo, sinong co-host mo ngayon? I'm sorry to disappoint you, it's just me today. So, meron kasi dyan yung iba, meron inaabangan eh. Dinidisappoint ko kayo araw-araw. Sabi ni Pete A. Maningat, take over ng naratiba, meron talaga, mahilig sila mag-take away. Eto, sabi ni Hill Lumapa, 7 coup d'etat sa panahon ni Cory, posibleng natakot si President Cory sa panahon na yon. Yes, kasi during that year, it was a very serious threat. Yung 1989 yon talaga, ang daming gumalaw. So, hindi naman natin, we can't really take it against her kung medyo natakot siya. Pero she felt that she had to defend her reputation. Dahil nga naman, sabi niya, presidente ako, hindi pwedeng yung nagpapakita ako ng takot. Si Marcos nga daw, these were her words, kay Marcos nga daw, di daw siya natakot. Ano pa kaya yung mga yan? Pero, like I said, the Supreme Court ruled in favor of Dean Beltran, Max Sullivan, and others, and the Philippine Star. Ito, sabi ni Ricky Guroba, yung pagmumura ni Attorney Gadon kay Pinoy nung namatay siya dun sa karambola, is it libelous or slanderous? Let me see. I'm not sure if it would be fair kasi for me to make a comment dahil co-host ko po si Attorney Larry. Gayunpaman, ang libel applies also to when you besmirch the reputation of someone who is dead. Ngayon, does it count? Alam naman po natin na noong 1968 pa lang, if I'm not mistaken, or thereabouts, dapat hindi ako nagbabanggit ng date. Pero ito's in the 1960s, 1968 if I'm not mistaken. Sinabi ng Korte Suprema na hindi po libel o slander ang PI na salita. Matagal na po yan and minsan medyo some people just need some time to catch up. So that's not considered libelous or slanderous. Was it disrespectful? Well, that one, since it's not a legal question, I think that I will leave that up to you. Pero if I were to make an assessment based on my own point of view, then I would not think so. But like I said, I understand naman yung reactions ng ibang mga tao because we're not used to that. Kasi kahit kami, nag-react kami yung mga co-host niya. Okay? Pero if anybody has the power to ask to censure him, then it would be the family. Okay? Let me see. Bakit wala man lang maglakad magtanong kay Lenny na kulelat sa survey pero panalo daw ay VP? I don't get the question, Ma'am Yolanda. Bakit wala man lang maglakad magtanong kay Lenny na kulelat sa survey pero panalo daw ay VP? Hindi ko na gets, paki-clarify. Comment naman about sa pagkabasura ng Sandigan Bayan sa mga kaso ng mag-asawang Marcos. Hindi ko pa po kasi nakita yung last na case na na-acquit sila. Gayunpaman, I think the Sandigan Bayan is being consistent then. Kasi so far, marami pong kaso na, most of the Marcos cases have been dismissed except for the 7 cases of Mrs. Marcos na na-convict po siya sa Sandigan Bayan pero naka-appeal na po with a higher court. So, hindi pa final and executory yon at saka si Mrs. Marcos is still out on bail. So, wala pong issue yan. Ayun.
Kulelat daw si... sinasabi ni Ma'am Yolanda, bakit wala man lang magtanong kay Lenny na kulelat sa survey pero panalo daw sa pagka-VP? Madam, kasi kung precise yung surveys natin, hindi na po tayo mag-i-election, magsa-survey na lang po tayo. Those are not two comparable things. Gayunpaman, it's okay na magduda tayo dun sa actual win niya based on her lack of popularity in the present time. Ang isang reason kung bakit tayo nagdududa isn't so much her her standing in the surveys now, kasi yung mga surveys na yon ay sa mga presidentiables. So the reason nagduda tayo in addition to the fact na 1% lang yung kanyang recognizability rating when she started out, 'di ba? 1% to president nga, to vice president nga siya, 'di ba? And the reason nagduda tayo is one, hindi siya kilala, two, we weren't impressed with her during the campaign, and three, natulog lang tayo, biglang na overtake niya si BBM. She had no background, no nothing, and people weren't even talking about her as a potential winner at the time. Tapos nakita natin yung sa Senate investigations on Smartmatic, as well as yung ebidensya na nilabas ni BBM in the 2016 elections. Yun po yung basis ng pagdududa natin. So, bakit walang nangahas magtanong kay VP Lenny tungkol dun sa mga yan? I'm sure natatanong po siya. Nakikita naman po sa mga trolls. Marami pong nagtatanong sa social media. And wag naman po nating sabihin na hindi yan umaabot sa kanya, kasi nagre-reklamo naman siya tungkol sa mga trolls. So, natatanong siya, but I don't think they're going to bother to answer that. Teka, tinatanong ni Rick if we can take up about DDS being fact-checked by Vera Files. Matagal na po natin pinag-uusapan itong fact-checking na to. But sige, let's review. Two of the fact-checks na ginawa ng Vera Files sa akin, two or three, na ginawa ng Vera Files sa Luminous alone, para may personal knowledge tayo. Yung first fact-check ng Vera Files sa amin, sabi daw, sinabi ko sa aking live, na sinabi ng Senate Committee headed by Chief Escudero, the Senate Committee on Banking and Finance, na sasara na nila at tapos na yung investigasyon after nag-file ng affidavit yung abogado ni Andy Bautista. Sabi ng Vera Files, fact check, hindi pa daw sarado. Kasi, take note, although may resolution na, kulang pa daw ng 2 signatures. Sa madaling sabi, yung intention ng Senate Committee, isara na. Dineclare ni Senator Chis Escudero at the last hearing of that committee na sarado na yung investigation. If the 2 signatures had arrived on time, then my statement would have been correct. And my statement was correct only a few days after Vera Files fact-checked us. Nevertheless, to show good faith, ang ginawa ko is, I went live again, I posted in Luminous and said, okay, sabi ng Vera Files, hindi pa lumalabas yung resolution, that is correct. And in other words, hindi pa formally closed yung investigation, but the intention was to close it, and in fact, it was closed as soon as the signatures came in, which means that it had been closed at the time that Chief Escudero declared it was closed. Formality na lang po yung mga signatures. Did that make me fake news? Of course not, but at the time tinanggap namin, sige, good faith. Pinagbibigyan natin ang Vera Files. The second time we got fact-checked was, meron kaming pinost tungkol dun sa pagpasa ng ROTC law, bill, ng House in 2019. Umiikot yung picture na yon, and the discussion was again about ROTC. So we posted that with a, so kids ha, maghahanda na kayo, maghanda na kayo, get ready, parang ganon. So, nandun sa parang media card ng CNN, the date that it was passed and who passed it. It was the House. Sabi ng Vera Files, fact check, partially false. Kasi daw, hindi naman daw siya naging batas, and people were being misled by our post daw into thinking na naipasa yung batas. Samantalang one, luma na yung post, 2019 pa, and two, ang House ang nagpasa noon, therefore hindi pa batas. Sabi ko sa Vera Files, wait. Hindi namin sinabi na batas na yan. Hindi na lahat ng information na andun
sa media card na yon, that the House passed it and that the House passed it in 2019. Yet somehow, kami ay partially false. Hindi naman, there was never any discussion, never anything that we said regarding the saying that the law had been passed. No, we reiterated that the House passed it and that the House passed it in 2019. Pero dahil daw may mga na-mislead, even if hindi kami yung nag-mislead nun, fact check pa rin kami. What is my conclusion based on these two fact checks? One, kung gusto kang pag-initan, mapag-iinitan ka and you will pay for it. Two, merong corrections policy ang VeraFiles, but even if you're asking for it to be corrected, ita-throttle ka na ng Facebook, meaning madadamage ka na even during the time when you can still appeal your the decision. You can still ask them to correct it, but that doesn't mean hindi ma-reverse ng Facebook yung pag-throttle sa'yo. Right? So, the point here is that VeraFiles is doling out punishment. They are taking away a right from us. They are taking away an opportunity from us while they have not yet made final, while we still have the opportunity to correct them. And that means they're not fair. Okay? It means that there is genuine loss here. Oh, now, can we file a legal action? Yes, of course we can. But their preliminaries still have to be done. And we are doing that. Does that mean we're actually going to file a case? Not necessarily. We have to see. First of all, when you file a case, you have to make sure that the idea is already out there. There are some cases that you win simply because the whole world has recognized that this ideal must be upheld. So let's see first what happens next. Okay? Magbabalik ang tambayan ng oras natin, 12:33 ng tanghali. Tambayan sa DWIZ. DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Magbabalik ang tambayan. Ako pa rin. Lisa, I'm sorry to disappoint dun sa mga naghahanap sa aking mga co-host. Pasensya na po ha. Ako lang po ngayon. Oo, sarcastic ako. Ay, tinatanong ni Lee Kwan yun. De Lima Season, did I hear it right? Yes po, ang may bahay po ni Prof. Joma Season is surnamed De Lima. She is a third cousin according to Senator Laila De Lima. Parang third cousin or third degree aunt niya. So, magkamag-anak po sila. Aminado naman. Pero hindi po ganun ka-close. Like, they're not first cousins. Hindi sila magkapatid. Hindi niya tita. Third cousins daw. Sabi ni Recto, libel is panirang puri. Kaninong puri ang nasira kung patay na? Unfortunately, sir, whether kahit mag-react kayo ng ganyan at magdahilan tayo, nasa batas po kasi. Ruins the reputation of one who is dead. So, opo, nasisiraan din po ang patay ka. Kaya kinikilala ng ating batas yan is because normally, well, even if you have relatives, yung patay po, hindi na po nila mapapagtanggol ang sarili nila. Okay? Now, bakit natin pinapag-usapan ang free speech dito? Kasi nitong panahon nitong panahon ng election, among other things, pinag-usapan natin sa Karambola kaninang umaga, yung tinatawag na astroturfing. Ano yung astroturfing? It can be an issue or it can be a person na ina-astroturf. You make that person or that issue look much more popular or much more important than it actually is. It's a form of manipulation. At ngayon, ang primary weapon of manipulation na ginagamit, aminado naman, ng mga public relations people is social media. Dati kasi, madali mag-manipulate. You just needed to game the algorithm of Facebook. Kaya ang ginagawa ng Facebook, meron silang mga pinarurusahan na ilang mga tao who try to game the system. Halimbawa, ang isang blogger, naggawa siya ng 10 different pages or sites or accounts. Tapos meron siyang main na page. Tapos, ang ginagawa niya, yung mga accounts na yun, sinishare-share lang parate yung kanya. And they're just built to do that.
to share and then share among themselves. So dahil sa kaka-share nila, tumataas yung number of shares doon sa kanyang main page. So it makes it look a little more popular than it actually is. So pumapasok sa news feeds ng kung sino-sinong tao. Lalo na dahil public ang mga ito. So it makes it look like that. So in the case of astroturfing, it happens in politics. So parang kunwari, makes the issue look a lot bigger or a lot more important or a lot scarier than it actually is. Or a politician na pinamumukhang, wow, sobrang galing. Parang you game the system, you commission a survey, kung saan ililimit mo, kunwari, yung number of people na lilitaw dun sa survey. O let's say, it's a survey about presidentiables. Hindi natin sinasabi na nangyari na ito, hindi rin natin sinasabing hindi. Ang gagawin nitong taong to, mangungumission siya ng survey at ipapasok niya only the 5 presidentiables. 5 out of, let's say, pero 8 na yung alam natin na tunay na tumatakbo. I-exclude nila 3, maybe 4, ganyan. Bakit? Yung isang mahina or yung isang semi-famous na kandidato will probably benefit dahil nawala yung ibang normally iboboto. Isa survey na ito yung iboboto ko. Or pwedeng sinama sila dun sa original questionnaire pero yung pinublish lang yung 5. Therefore, pwede nilang possibly maikarga dun sa preferred candidate yung number of votes doon sa kandidato na yon. Okay? So, that's also a form of astroturfing. Okay. Bakit natin pinag-uusapan ang astroturfing at saka free speech? Dahil inaatake ngayon yung mga nagkokomento at saka yung mga so-called quote-unquote influencers on social media. And we're not just talking about Facebook and Twitter. We're talking about YouTube where vloggers have hundreds of thousands of followers or maabot ng millions of followers. May mga local tayo na vloggers who are doing quite well. Kawayan nyo naman dyan si Banatbay and the others, di ba? Na they have hundreds of thousands of followers. So, ang kailangan gawin, kailangan mabawasan yung ability ng mga vloggers na ito to influence the hearts and minds of potential voters. So how do you do that? Number one, discredit. If discrediting doesn't work, kasi masyado nang developed yung mga loyal followings, then limit their audience on social media. How do you do that? By fact-checking them. Third, of course, you can take them down. You can make them scared. You can file libel cases against them. Okay. So, that means that yung mga tao na may influence o yung mga audiences na nila that are already built in might also change their minds kasi nga parang kung natakot kunwari yung blogger or yung influencer na yon, he will either stop hitting one of the candidates or start praising a preferred candidate or just stop talking about certain candidates altogether. Either way, diminished yung free speech capacity ng tao na yon at diminished yung potential opinions na maririnig ng mga botante. And this is essential because the less influencers there are there, the more likely that you can prop up your own influencer or use some other means that will not necessarily go against the influencer that you're worried about. So, why do we talk about this? Because times are getting desperate, lalong-lalo na for those who have been out of power for over 6 years. Diba? Di natin mapagbibintang yung mga yon na, taghirap na eh, 6 na taon na silang wala sa poder eh. Or even if they do occupy government positions, wala naman silang tunay na power. They just very limited spheres of influence sa kanila. Diba? Mga comments. Sabi ni Ma'am Evelyn Maceda, pwede po bang dalawang party, PDP laban, pumukod na sila Pacquiao at Coco? Pwede naman po, but I think ilalaban syempre ni Senator Manny at ni Senator Coco yung pangalan ng PDP laban na kanila yung partido. Either way, this might have to be settled by a third party. Most likely it will be by the COMELEC.
So, ang tingin na natin dyan, kasi ang mga ingay na sinasabi ngayon, originally, yung first reaction ni Senator Coco, Senator Manny, is meron kaming grassroots, marami naman kami, papatawag kami ng assembly sa September. Parang hindi sila prepared, di ba? Parang patalo yung mga komento nila. Ngayon, days after, sinasabi ni Senator Pimentel, they violated the bylaws, sa amin yung PDP laban, etc. Nakikita na natin, it looks like he's gearing up for a case. So, hindi pa po tapos yung grupo nila, although hindi naman din sila in-expel from the PDP laban. So, it looks like they'll still try to, try to get their way. Yun nga lang, hindi natin sure just exactly how effective they're still going to be. Diba? Ano yung mga importante? Sinasabi ng mga tao, huwag niya lang pansinin yan si Manny Pacquiao, he's nothing. Guys, huwag niyo naman akong ilimit dun sa possibility na magkomento ko. Kasi mahalaga pa rin ang PDP laban. It has a huge machinery. It has 100,000 members. And that still can have a profound influence on the next elections. Okay, our premise is that President Duterte is helping his daughter. Premise lang yan, ha? This is our thesis. If President Duterte is helping his daughter, he just secured one of the biggest parties that, although not out and out for Sara, will not be her enemy. Okay? We have other parties who have straight up come out for her, such as yung party ni Congressman Martin Romualdez. Lakas. Several other parties have come out for her, and plus her own regional party, Hugpong. The NPC, of course, says hindi sila susuporta, pero medyo hanas ng presya yan. Sinasabi ng NPC, basically, meron po kaming kandidato. Hindi naman nila sinasabing kalaban nila si Sara. Well, they're rivals by now, pero hindi naman din sila naninira. The press was doing that. So the NPC, they have their own candidates, and I assume that whatever party Senator Gordon has will of course be supporting him. So sino pa ba? Of course, there's Juan Sambayan and all of that. But the strong contender, Sara Duterte, has several parties coming out in her favor. PDP Laban, a very strong party by itself. If the president is on her side, at least he makes sure that this party is not her enemy. Taking out, that is why Senator Manny Pacquiao has been trying desperately to gain the foothold of power in PDP Laban so that they can dictate who is going to be the next their candidate, and that candidate definitely will not be supportive of the candidacy of Sara Duterte should she decide to run. Okay? So it is significant. Kahit sabihin niyo pa sa akin na hindi significant si Senator Manny, significant yung nangyayari sa loob ng PDP Laban. Kasi ang nangyayari dito is madedetermine kung kalaban ba ito ni Sara o hindi. Kalaban ba ito ni BBM o hindi. It will determine kung sino yung outcome ng mga contenders dito. At alam mo naman tayo, hindi tayo dapat parating kampante. Just because magaling yung mga gusto nating kandidato doesn't mean that they are without enemies. Diba? Sabi ni Rizalino sobre Peña, admiringly your topic is so very interesting. Coco now cries the assembly presided by PRRD is illegal. So what he's doing is setting the stage for a possible case. And what is the president doing in response to that? So far, he's still ignoring Senator Coco, which is something that only a person in power can do. Diba? Sabi ni Chev, it still depends. Hindi pala ako kausap ninyo. Sabi ni, hindi ko mabasa. Guys, when you have names using foreign characters, I can't read your name. Try to discredit TP at SAS. Tapos I dare sa mga LP senators na patawag si TP sa hearing ng troll farm ko, no? I doubt kung gagawin nyo nga kasi baka magkaroon ng TP's gisahan sa sariling mantika part 2. Okay then. Okay. Why respect, sabi ni Joko, is only applicable to Dilawan. Remember, President Marcos died 30 years ago, but until now, Dilawans are still after him. Only PRRD was able to give him his rights to be buried in Heroes Cemetery. No, that's not true. As a president, President Marcos
was already entitled to be buried there. Other presidents just didn't want to recognize that. But nobody gave President Marcos the right to be there. He had it by the mere fact that he was a president and a soldier. Diba? And that is your entitlement. Who else can be buried there? National artists, national scientists, those who have served in the military. Pwede ba ang family ng deceased ay mag-file ng libel? Sabi ni Ed, I think yes po. And it's fact, it's only the family of the deceased who can file for libel. But the question is there libel? So in-explain ko na po na kailangan ang patunayan nila is nasira yung reputasyon ng tao na yon kahit patay na siya dun sa sinabi nung sinasabi ninyong nag-cause ng libel. Arsenio Rara says, bakit yung mga anti-Duterte at anti-Marcos walang live telecast? Puro lang edited photo at fake info sila. Because so many of them are anonymous. Kung para sa akin, kung anonymous kayo tapos nagpo-post kayo ng political opinions, bawas na yung credibility ninyo, di ba? Kasi hindi nyo kayang paninindigan yung statement ninyo eh. Usually, if you want, gusto nyo magpahayag ng opinion, edi you be ready that it could be that you, as well as your opinions, ay maaaring mabatikos. Diba? Ganun talaga yon. Yun yung purpose ng free speech. It includes people criticizing your free speech. That is part of their free speech as well, diba? Can government personnel accused of corruption by Senator Pacquiao file a class suit libel or ano? Hindi po class suit ang libel. A class suit is usually a civil case for a right of an entire class of people that has been violated. Libel, pwede po. Kung nag-identify si Senator Manny. But as I think so far, ang ina-identify niya are government agencies. So wala pong specific na tao na pinuntirya niya. Kung meron, at of course hindi ito at kung hindi ito totoo or kung merong katotohanan but it was unnecessary to bring out, then in that case, yes, of course they can file the suit. Winning it, of course, is another matter. Sabi ni Carlos Tamaka, bakit ang luwag ng batas dyan si Trillanes kung babuyan ng presidente parang pangkaraniwang tao lang? Sir, hindi po totoo na maluwag ang batas. Pero magkakaroon lang ng kaso si Senator Trillanes sa pambabalahura niya sa presidente kung ang presidente ang nag-file ng kaso. E tingnan niya yung presidente, how does he get even? E di, with his own free speech, di ba? Yung free speech ni Trillanes, binabalahura ang presidente, di ginagamit din ng presidente the same tools that former Senator Trillanes uses against him, against former Senator Trillanes. Diba? Ganun lang po yun. Yung sinasabi ninyo, we cannot claim a right that belongs to somebody else. Kung merong gusto mag-file ng libel, magfa-file siya. Kung siya ang nasaktan. Siya yung reputasyon na binahiran. And has the president filed anything? He has not. So, don't claim that right because only the president has that right. Hindi maluwag ang batas. Wala po kayong basehan para sabihin maluwag o mahigpit ang batas. Kasi ang libel, fina-file lang yan ng isang taong na libel. Hindi yan public crime. Unlike murder, where the cops, kahit walang nagre-reklamo, may patay na katawan dyan, merong akusado, ifa-file yan. Ang libel, hindi. Kailangan may na-damage. Okay? Guys, huwag kayong magtanong ng anong tingin ninyo dito sa taong to. Kung incomplete yung question ninyo, I will not answer. I don't know that person. I don't know what he did. So, don't expect us to guess. Sumasagot po kami. Very interactive po ang tambayan as long as yung mga live namin sa Luminous. But you must ask complete questions. Huwag niyo sasabihin din. Bibigyan niyo ako ng a whole list of anong tingin ninyo sa RH6799, whatever, 8910 11, when I don't know what that is. So you're going to have to spell it out for me. Si President Marcos nga, sabi ni Yurd de Gleason,
Matagal nang patay, ayaw pa rin nilang bigyan ng honor, buti pa si PRRD binigyan ng honor. Actually, kasi nung namatay si President Marcos, no case had been filed against him. Diba? Although napaalis siya in a people power quote-unquote revolution that is now being reviewed by ourselves for its place in history, at the time po na umalis siya, wala pong existing case. So, ang basihan ng presidente to bury him with honors is that lack of case, that lack of objective evidence as to his lack of honor, so to speak, di ba? Furthermore, yung paglilibing kay President Marcos sa libingan ng mga bayani, may rules yan. Noong buong panahon ni Presidente Cory, hindi nila binago yung rules. Buong panahon po ni Presidente Ramos, hindi rin yan binago. Presidente ERAP, Presidente GMA, lahat sila, walang nakaisip na baguhin yung rules. Kaya nung oras na para ilibing si Presidente Marcos dito, favorable ang Malacanang, nobody could cite a rule that said hindi siya pwede dito. The rules are clear, presidente siya, kahit sinasabi nilang pinaalis siya, kahit sinasabi nilang nagnakaw siya, until a case actually says that, until he has been stripped of his honor, until such a time as you cannot even acknowledge, kasi in 1964 he really was 64 ba 65 he really was voted as president, and even if i-question nila yung pagtagal niya in power, yung first 8 years of his presidency, there was no question about his legitimacy. And so in the absence of any objective reason not to bury him there, and in the absence of any rule against it, wala talagang makapalag. Kaya kung papansinin ninyo, all the noise against the Marcos burial is not against the Marcos burial, but against the fact that they were not able to do anything except whine about it. There's no, they tried to file a case, dismissed. Diba? We have time for one last question, or maybe two, hopefully. Bakit si Kusi lang tinira ni Pacman at Coco? Takot silang banggitin si PRRD? Of course. Si Senator Manny nga, di ba, nag-backtrack pa siya. Nung una, sinasabi niya, nahihinaan siya dun sa response sa China. Ay, sino ba naman ang nagdedirect ng foreign policy kung di ang presidente? Nag-assert siya na may corruption sa administrasyon. Pero ayaw niyang sabihin na si presidente. Sinagot siya ni presidente. And then nag-backtrack siya. Kaya ako naman sinasabi to dahil gusto kitang tulungan. Sa tingin mo, may naniwala? Wala. They intend to hit the president, but they don't want to be seen doing it. Ayaw nilang mahupahuli ng buhay. And what does that say? Parang yung mga nominees ng One Sambayan na takot sa trolls, takot din sila to go against what would possibly the most popular politician in the country today. Maraming hatak ang presidente. Nobody expects to really win an election going this far against Rodrigo Duterte, di ba? Check ko lang dito sa Facebook. One last question. Meron pa tayong time. Good afternoon. Let me see. Anticipating. Dahil to, galing ng mga political analysis niyo, sabi ni Sir Mario, I hope your followers will have the same thinking, siding on the safe side that is lawful and legal at hindi personal attacks. We don't give opinions that are safe. What we try to do is give opinions that have basis. Diba? At kung wala, sasabihin din naman namin, ito yung reasoning namin. Pero as much as possible, we stick to giving opinions na merong mahahanap kayong basihan sa batas or sa facts. But nevertheless, they are still opinions. You can choose to take it or leave it. We can share the same opinions. Pwede rin naman tayo magkasalungat ng opinion. Magiging magkaibigan pa rin tayo. Ang kaya natin hindi nakakasundo yung kabilang parlor kasi bukod sa salungat na nga yung opinion nila, ay nambabalahura pa sila. And that part, that's no longer acceptable, di ba? So, for us then, the reason kasi talo yung kabilang parlor is nagpikon sila. At yung kapikonan na yan, lumalabas tuloy dito sa kagustuhan nilang magkaroon ng Senate investigation, pursigihin yung mga fact-checkers and all of that. They're looking for ways para ipatigil yung mga kritiko nila
imbis na ayusin nila yung bakuran nila. And on that note, maraming salamat sa pagsubaybay sa Tambayan nitong araw na ito. Salamat dun sa pag-like and share ninyo. Kung hindi nyo pa nagagawa, don't forget to like and share this program. Thank you very much. At Tabayanan, susunod na programa, Pilipinas Ngayon, nakasama si na Yusek Robert Rivera at si Lady Eliza. We'll see you tomorrow on Carambola, 8 to 10 a.m. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Tambayan sa DWIZ.